Hi guys, welcome back to my channel. Miss Abby nyo naman po ulit yun. For today's video, gagawa na naman ako ng isang sobrang basic na design lang. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na flower design na kalimitan yung makikita nyo sa in-upload ko nung nakaraang video yung dalawa na may dahon na nakaganon. Ituturo ko po sa inyo ng mabagal tapos step by step kung paano ba natin ginagawa yung parang buhay na bulaklak. Kung nahihirapan po kayo gawa, ituturo po natin sa inyo ito ng sobrang easy lang na gawin. Kaya, tara! Ganito lang siya guys. Halimbawa ito yung tablecloth nyo. Pupold nyo muna siya ng ganyan. Pag na-fold nyo na siya ng ganito, itatali nyo itong dulo. Ito. Ito yung alambre nyo kayo ng ito yung pinintatali kong alambre. Manitis lang to, talagang sobrang lambot lang. Ilaklak natin para hindi kumalas. Yan. Tapos ang gagawin nyo, kunin nyo na uli yung sunod na dulo. Magpo-fold lang ulit, ganyan lang ako. Kahit tanyahin nyo lang na ganyan, parang tinutupi nyo lang siya ng maliliit na ganyan. Tapos, ipo-fold nyo siya ganun. Pag na-fold nyo, ito, itatali natin ganito. Ganyan. Tapos pag natali nyo na ito guys, gagawa tayo ng 7 piraso. Ganun lang ulit ang gagawin nyo. Ahawakan nyo lang ulit siyang ganun. Tapos ipapantay nyo siya rito sa isa. Yan. Tapos itatali nyo lang ulit siya. Ganun lang ulit. Ganun. Bali, ito na siya guys. Pag ito na yung baling natali nyo, di ba ano siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excuse me. Ito yung single color lang. Halimbawa, ito. Isang kulay lang yung gusto nyo. Ito na siya. Kukunin nyo lang yung isa. Gagawin nyo siya lagi. 7 piraso. Kung ang kulay nyo naman gagamitin is dalawa, gagawa kayo ng 7 piraso nito. Tapos, yung isa nyong idadagdag na kulay, 2 piraso lang gagawin nyo. Kung siya yung panggitna. Pero kung wala kayong panggitna at isang kulay lang ang kailangan nyo gawin, gumawa na lang kayo ng 8 piraso nito. Tapos, halimbawa, eto. Etong pinakauna, ipapasok nyo siya sa gitna. Tapos, eto namang tira, iikot nyo siya ganyan. Para nagawa kayo ng bulaklak. Ganyan siya. Tapos, ang gawin nyo, yung huling tali, ito, itong panali nyo, siya yung paglalak nyo kapag pinwesto nyo na sa gitna. Kapag ito, pinilagay nyo sa gitna, itong alambre na to, itatali nyo siya papunta rito sa isa. Dito. Para hindi siya kumalas. Yan na siya, bali, magiging ganyan. Para na siyang bulaklak. Yan, nakikita nyo guys. Ito na yung baling gitna nyo. Tapos, bubuksan nyo lang siyang ganon. Tapos magiging parang bouquet ng bulaklak na siya. Pero kung gusto niya naman may additional na kulay, paano ba tayo magdagdag? Ganito lang siya guys.
Di ba, ito na yung 7 na sinabi ko sa inyo kanina. Magdadagdag tayo ng kulay red. Fold lang natin ulit na ganun, kagaya kanina. Tapos, ito yung kaninang pinagdugtungan. Ito yung pinakalas natin na pinagtupian. Itutupi nyo lang siya ganyan siya, guys. Tapos, itatali nyo nung last. Eto. Itatali nyo siya. Idudugtong nyo lang siya rito sa huli. Yan, ito na siya. Ito na yung red. Tapos, ang gagawin nyo lang, ganun lang ulit pupold natin. Tutupi lang din natin ganun, kaya kanina. Yan. Tapos, itatali nyo ulit. Yan. Tapos, ulit yung isa, fold nyo lang ulit. Ito na siya, guys. Bale, ito yung nauna kanina na pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos idinugtong lang natin yung dalawa. Ito. 7, 8, 9. Bale, ito na yung dalawa kanina. Dalawang kulay. Yan na siya. Pagkakasama na siya. Ito na yung magiging itsura niya, guys. Nakatali. Ang gagawin nyo lang, kita nyo itong gitna. Ipapasok nyo sa loob. Yan, ganyan. Yan, eto siya, yung gitna. Tapos itong white natin, iikutan natin yung pula. Yan. Ikot natin siya sa pula para maging bulaklak na siya. Tapos yung panali natin, syempre kailangan natin ilang. Tatali natin siya. Para hindi makalas. Eto na siya, guys. Yan na. Yan na yung magiging design natin bulaklak. Tapos, ang sunod natin gagawin dito, bubuksan lang natin na gano'n. Eto muna ang gilid. Ilahan nyo lang siya punta rito. Pakaliwa. Alternate lang, pa gano'n-ganon lang. Yan siya. Kukunin nyo rin pangalawa. Ganun lang ulit. Balik na siya, guys. Tapos ulit natin, ito namang red. At yan, makikita nyo guys, eto na siya. Eto na yung pinaka-flower design natin. Yung nauna kong video at saka yung nasa window ko na tutorial, eto rin siya kung paano siya gawin. Eto na siya. Yan yung pinaka-bulaklak niya. At yun guys, after natin makagawa na ng bouquet ng bulaklak, paano ba natin siya i-apply sa table? Muna gagawin nyo, maglagay muna tayo ng top roll. Tapos, lagyan na rin natin ng harap muna yung ilalim kasi baka makita siya.
Once na cover na natin yun, guys, yung table natin, yan, eto na siya, na-cover na natin. Eto na yung kaninang bouquet ng bulaklak natin. Yan. Di ba may sobra siyang panali dito sa likod? Ang gagawin nyo lang, maglalagay lang tayo ng thumbtack sa corner. Dito. Tapos yung thumbtacks na pinaglagay nyo, itatali natin siya dun sa may thumbtacks. Etong panali, tatali natin siya. Once na natali nyo na siya, guys, dun sa gilid, pwede rin gawin yung dalawang thumbtacks para hindi siya mahuhulog. Tapos ang gagawin lang natin, magsosobra lang muna tayo ng pailalim, tapos tatali natin bago natin siya hilahin papunta ron. Bale, ito na siya, guys. Ito na yung okay natin. Ang gagawin lang natin muna, eto, kukunin lang natin, kukul lang ulit natin. Magsosobra lang ulit tayo ng konti. Tapos, itatali natin dito sa sobrang tali, dito sa taas. Once na tali nyo na itong isang red, itong isang kulay, ito namang red, fold lang ulit natin na ganito, guys. Tapos tupi lang natin siya pag ganun, paloob. Tutupi lang natin paloob. Mas mahaba siya ng konti kaysa dito sa una nating ginawa. Tapos itatali lang ulit natin sa taas. Basta nakabit na natin, guys, dito. Tapos nakapag-overlap na rin tayo ng fold na paloob. Ang gagawin naman natin, ihilahin lang natin ito. Ito yung naunang kulay, tapos lalagyan lang natin ng pleats, tapos ipipin lang natin dito sa gilid. Tapos ang gabi natin, ito namang kula, ganun lang din, hilahin din natin. Yan. Bali, lalagyan lang din natin siya ng pleats yan. Tapos ayusin nyo lang ito, guys, kung hindi siya maganda. Okay, tapos kapag makikita nyo dun sa dulo, guys, meron tayong sobrang tela, pwede nyo siyang i-fold lang ulit paloob, kagaya na ginawa natin dito sa nauna. Or kung nahihirapan naman kayo, pwede nyo na siyang itago palikod. Bali, ito na siya, guys. Ina-play natin sa table yung ano, yung pinaka-design natin. Yan, ito siya. Yan. At yun, guys, bali natapos naman tayo sa isang araw ng tutorial. Bali, ito na siya, guys. Yung sinasabi sa inyo na pwede natin i-apply ng backdrop or pwede rin natin i-apply sa table. Ito na siya, guys, yung power design na may scallop. Tapos makikita nyo ba ito na sa dulo? Hindi ko na siya pinold. Pero pwede nyo na rin, ipopold nyo lang siya paloob, tapos tatalihan lang din natin kagaya siya ito. Ipopold na natin siya paloob, tapos itatalihan nyo lang siya. Kung makikita nyo sa pansin ng dulong yon, kung nahihirapan kayong lagyan ng pin at maiksi yung pin nyo, ang gawin nyo na lang, maglagay kayo ng thumbtack sa dulo. Tapos kumuha kayo ng pantali, itali nyo na lang siya, tapos dun nyo itali sa thumbtack para hindi siya babagsak. Kung ang pin nyo is maiksi lang, pwede nyo siyang itali yon. Tapos yung sumobrang tela, ipold nyo siyang pagano, tapos tali nyo lang din para magkaroon ng ganong design. Or kung ayaw nyo naman, halimbawa ito, yung sobrang ito, pwede natin siyang itago kasi meron tayong pangalawang tela dito. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, pwede natin siyang itago kung ayaw nyo, pasok nyo na lang.
or kung gusto niyo naman magkaroon ng of nang kagaya na may sobrang design, pwede rin naman. At yun guys, balik na tapos naman tayo sa isang araw ng tutorial, kagaya na sinabi ko kanina. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, gusto mo matuto ng table skirting, please huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-hit mo na ang bell notification niya sa baba para ma-update ka every time na mag-upload tayo ng video. Balik na po yung bagong design natin. Balik kung hindi mo pala nakuha to, please comment down below na lang para matulungan kita. At salamat sa inyo guys at kita-kita na lang tayo sa sunod.